kasi ang dugong ay considered as critically endangered. So, ibig sabihin, nanganganib talaga yung mga populasyon ng dugong dito sa Pilipinas. Ang dugongs kasi, ang kinakain niya ay mostly seagrass. So, 95% ng diet ng dugongs ay seagrass. Diba, kapag kumakain sila, nabubungkal nila yung seagrass at nang sa gayon, nailalabas nila yung nutrients na nakatago dun sa ilalim ng substrate natin. At pag nalalabas nila yung nutrients, mas nai-increase yung productivity ng seagrass ecosystem natin nang siyang habitat ng mga economically important fish species na hinuhuli rin ng ating mga mangingisda. Ang number one na panganib sa kanila all over the world ay direct hunting. Ang problema natin dito sa atin ay mostly related sa pangingisda. Kailangan natin malaman na ang dugongs ay marine mammals, no? So, pag marine mammals, ibig sabihin kailangan nilang huminga maya't maya. So, ang nangyayari kapag natatrap sila at na-entangle sila sa mga fishing nets sa ilalim ng karagatan, pwede silang malunod. So, kapag nalunod sila, hindi sila makaangat, pwede na silang mamatay. Ang number one kasi na magandang gawin is education talaga. Kasi naniniwala ako na kailangan natin malaman na ang mga dugongs ay nag-e-exist pa dito sa Pilipinas. Kasi dahil na rare sila, minsan nakakalimutan natin na nandyan pa pala sila at nagtatry na mag-survive. At kung malaman natin na nandyan pa sila, mas magiging maalam tayo kung paano natin sila proprotektahan. I'm Irina Pauline Molina, a National Geographic Explorer and Environmental Scientist. I protect oceans.